Hi everyone, welcome back sa inyo. This is your love reading, guys. At alamin natin ng sitwasyon, ano? Current feelings, intention, outcome, ng taong iniisip mo. This is a general reading, so please keep in mind na pwede kayo makaresonate or not. Kaya always, ano po, set your expectations na makakaresonate ka or hindi. By the way, before I begin, sana all of you are having a great day or night, Monday night. And thank you for all your support. No, don't forget na rin to subscribe. Comment, like, share, or tap the bell. Oh! Wow! Ang bigat ng energy. May nanumpa, sinumpa, may... Parang ano to eh, sinumpa. Pero mukhang tapos na yung paghihirap. Mukhang napaka-challenging ng inyong relasyon at tao na ito, guys. Kasi sabi dito, banish a curse. So, I don't know kung naniniwala kayo sa mga kulam, gayuma. Pero mukhang wala na eh. Banish, nawala. Or you did, you maybe ask a ritualist, root worker, or yung mga marunong dito. Ayan. Pero tingin ko ito rin yung energy na lalampasan ninyo ni person ang mga pagsubok. No? Obviously, kasi kung hindi naman ito nangyari, kasi siguro both of you are so negative towards one another. This could imply na hindi kanya tinrato kasi ng maayos. Alam mo yun, o baliktad, pwedeng baliktaran na energy, reversible. By the way, energies are fluid. Pwede nangyari na mangyari pa lang. Tsaka, genderless ito. So, tingin ko this is like an energy of hindi kayo naka-align sa isa't isa. Kung baga challenge nga, mistreat ka niya o baliktad, di ko yung nag-mistreat sa kanya. No, meron ditong involved na heartache and pain. Nagkaroon ng misunderstandings. So, naging negative kayo sa isa't isa. Kaya siguro yung curse lumabas, kasi nga yun yung parang nire-repel yung isa't isa eh. Pero tingin ko, this is like an energy of, yun nga, asking or seeking help from spiritualists to banish the negative energy. Kung hindi naman kayo nanghingi ng tulong, maybe you and this person do some or did some shadow work. Parang ginising kayong dalawa ng universe para ma-realize niyo yung inyong mga faults, mistakes. Siguro nagkaroon kayo ng mahabang period of no contact. I mean, for some of you, o hindi naman, or siguro a period of, not engaging, binigyan mo ng space si person, and ganun din siya sa'yo. Kasi siguro, tingin ko nga, parang ang nakita ko rin dito is more of, nire-respeto niyo pa rin yung isa't isa despite the shortcomings. Kasi parang wala naman akong naramdaman na parang matinding away. Actually, you are into each other pa nga. Very passionate ang energy. At meron din success. So, there's a potential na maayos ito. Yun nga lang siguro, baka nasa early stage pa lang kayo ng situation, nagkakakilan lang. Kaya parang nagre-repel. Kaya nga sabi ko noong una, parang may sinumpa, nanumpa, or maybe ginamitan ng kulam or something like that. Maybe that's from the past. And now, here's like a clearer or a clarity or clearance, parang wala na siguro yung mga difficult situations na yon. Tingin ko merong energy of communication coming, some sort of reaching out, some sort of tapos na yung silence, wala nang, kumbaga binasag na yung katahimikan. That's the energy din na napipick up ko. Pwedeng ito rin na energy of open communication or nagkaroon ng conversation, kasi parang letting go of the past, and here comes the power of transformation. So that's what's happening in your relationship or situationship. The wheel is moving just like this. So dati nasa baba kayo, ngayon nasa taas na. No, the curse is lifted. So parang yun nga, nagkabate, nagkaayos. Kaya tingnan mo, we have success. It means na the relationship is workable, it's repairable. Ang ganda eh. Ang ganda ng transition, no? Dito kayo nagsimula sa... Siguro nag-clash kayo, umpisa pa lang, hindi magkasundo. Pero eventually, nami-miss nyo rin isa't isa. Kaya siguro yung no contact na yun, baka hindi lang matagal eh. Baka
baka ang nangyayari is no contact, then after a couple of days, may contact ulit, tapos may magka-clash na naman, then after a couple of, ano, no contact na naman, silence. Parang it's a repetitive pattern. Kasi parang, ang nakita ko kasi dito, ang nararamdaman ko, you two are so passionate about each other. Hindi nyo malit-gulit mo isa't isa. Kahit na binabagyo kayo, ang dami yung pagsubok, still, nagagawa nyo ng paraan ni person. Kaya nga, with success, it simply means na parehong gusto ninyo ito, pareho ninyong tinatrabaho itong relationship, ina-work out, inaayos, pareho kayong, siguro may kanya-kanya kayong strong opinions or strong personality na dun lang kayo nagka-clash. But at the end of the day, you still find each other into each other's arms kasi nga, there's this magnet pull, there's this passionate connection, there's chemistry, there's a deeper feelings or commitment coming from this person. So, tingin ko, you two are like, ano, aso't pusa, pero you two din are soulmates. Again, overused na naman yung soulmates na term, baka hindi mo trip yun, pero parang feeling ko talaga, you two are always making it up with each other. Hindi, parang, ang nakikita ko nga, hindi kayo yung tipong tao na banayad mag-usap, madiplomasya, pareho kayong, hindi kayo nagkataasan ng boses eh. Parang nag-uusap lang, and then, mamaya, tahimik na naman. Tapos, usap. Tahimik. Usap. Wala akong nakikitang major away. Or, hindi. Hindi nagtataas ang boses. Yun ang ibig ko sabihin. Napakatahimik lang. Tahimik din yung tao mo eh. Ikaw din, ganun. No? So, kaya, with passion, I really feel na you two are like, still attracted to each other, despite the clashes, despite the stops, despite the shortcomings nga. Kayo at kayo pa rin, in other words. Kaya talaga mo, successful. Alright, anyway, so, kuha tayo, bunot ako ng baraha, tingnan din natin dito, guys, ano pang intention, or ano pang makukuha ko na energy from your person, or this person, or maybe energy mo din ito. Oh, teka, takpan natin si Three of Cups. We have emotions. So, malalim talaga ang nararamdaman ni person or vice versa. Somebody is ready to commit. This person sees you as someone na very jolly and full of fun and sense of humor. They see you as someone na they can start a life with. They see you as someone na talagang sincere ang feelings or vice versa din. Kasi pareho tong water sign. So, I think both of you are psychically gifted or you can sense this person's energy and siya rin ganun sa'yo. Parang ano to eh, ano tawag mo rito, telepathic or maybe yeah, parang kahit na hindi mo tapusin yung sinasabi mo, nababasa ka niya, naiintindihan ka niya, alam niya. Kaya nga parang ano to eh, like a matured and evolved love or feelings, hindi na kayo nagbabangayan. Ang nakita ko rin dito, parang both of you has been through cheating stage in your life. That was in the past ha, yung ibig sabihin. Nakaranas ka ng cheating from your ex. Ganun din tong taong to. Nakaranas din siya ng cheating from their partner. Kaya parang this time, both of you want, ano to, avoids cheating. Ayaw nyo ng ganun. Kasi ayaw nyo makasakit. No? So, mukhang, sige, tukaw pa tayo. Parang you two are meant to be or may ganung setup. We have the Sun. We have Leo. Oh, we have Emperor Aries. Oo. So, seryoso si person. This could be a new an enlightenment or a new beginning. Enlightenment kasi parang nakita niya sa iyo yung ano eh, partner na hinahanap niya or yung qualities. Siguro loyalty, isa yun. May respeto. Kaya siguro yung nangyayari sa inyong no contact, contact, no contact, contact, no contact, ay isa cycle kasi parang ayaw niyo ring magsawa kayo sa isa't isa. Ayaw niyong everyday kayo magkausap. Kasi both of you are very giving. Both of you are so understanding. So, naiintindihan mo yung needs niya at ganoon din siya sa'yo. Kaya nga pag nag-usap na kayo, nakaka-excite. Kasi, uy, nakita na kayo nag-usap. Parang after a period of silence or parang nagnanap lang, natutulog lang sa tanghali and then magkikita na naman sa gabi. Parang ganoon yung nakikita ko, nai-imagine ko sa inyong dalawa. Kasi parang this person is very passionately and intense. They have intense feelings for you at ganun ka din. Parang ano nga eh, pinagtagpo na kayo. Yun, in other words, pinagtagpo na kayo, magka-soulmate. Parang lahat ay nagsisynchronize na.
no? Kasi wala akong maramdaman na matinding away o bangayan. Parang bagkus nagtutulungan pa nga kayo. Parang this reading is a peaceful or ano ba, meant to be or... Teka, kuha pa tayo guys. Kasi si Emperor, someone who is stable mentally, spiritually, physically. This person is someone na may commanding presence. Galing din ito sa hirap. Marami rin ito pinagdaanan na ang tawag mo rito, kung sa love lang ha, marami rin siya pinagdaanan ng pagsubok. Pera, love, career, pero they made it or they succeeded. No? Kaya parang, I think, kinakomplement kanya, nagkakomplementahan kayo sa isa. You two are like soulmates talaga. Ayan, no? We have also taking action card. Serious si person. No? Meron tayong, yes, this is in the past. Which is, I believe, ito na yung nangyaring hiwalayan ninyo or matagal kayo hindi nag-usap pero ngayon nagkita na naman kayo ng landas. No? Kasi itong person to is so eager to have you in their life and they're also releasing this energy. Kasi nung nawala ka, sobrang lungkot niya. Hinabol ka nito eh. Pero tingin ko you've changed your name, profile, number. So hindi kanya malaman. Hindi niya alam kung nasaan ka until they chance upon you. Baka nakita kayo or through friends, connections. No, kasi meron ditong Three of Cups which indicates friendships, circle of friends na pinuntahan niya para lang mahanap ka at kaya gusto kanyang alokin itong love na ito na hindi niya na ipadama sa'yo, na hindi niya na ibigay sa'yo dati. Ngayon, they want to ano, give it back. They want to show how sincere they are right now. They don't want to lose this connection. Yan, no? Three of Pentacles. Yes, they really want to have you. They are drawn to you, this person is parang nagkaroon siya ng direction sa buhay nung na-meet ka niya, naging masaya siya at talagang ang laki ng puso dito. So malamang this is somebody na talagang into you. Ano pa pwede kong isabihin? Into you, they want you badly, soulmate, I don't know. That's the energy. Kasi parang this person is full of love. Ayaw niya na bumalik sa lungkot energy. Kasi nagkaroon na to ng pagtatanto, na-realize niya, lalo na pag wala ka sa buhay niya o hindi mo siya kinakausap. Kaya tingin ko nanggigil ito nung siguro nung nagkabati kayo, I don't know, nakita siguro kayo by chance sa mall or grocery, baka magkakapitbahay lang kayo, no? Or maybe this person din is someone from afar kasi merong Knight of Wands, pwedeng sa ibang bansa, foreign land, pwedeng foreigner din. At saka pinangalan saan ka niya. This person is like, pag nag-usap kayo more on intimacy, yung iba, kasi nga, they cannot help but actually they are really attracted sa'yo. No? So, anong outcome ito, guys? At saka with the Chariot, determined itong umentra talaga, pumasok sa buhay mong muli. Determinado siyang iwin ba kayo o maging kayo. They really want to integrate with you. At saka si Ace of Cups talagang, ito yung intention niya eh. This time to express themselves. Kasi malamang baka choppy ito or hindi niya in-express yung feelings niya sa'yo before. We have the King of Wands. So, puro fire sign. We have someone who is taking action. But of course, I'm not really saying na ito ay talagang eksaktong Aries, Leo, Sag. Maybe this is their energy. Kumbaga, hindi ganito makakawalan. Alam mo yung tao na nawala ng balloon or ng ice cream? So, this time, ayaw niya nang mawala yun. Kaya, i-hold ka niya na ng tight. They will take action para lang hindi ka na makawala. That's the energy. Kasi pareho itong mga leader, Cancer, or any of the fire sign, and they are determined to have you no matter what happened. Decidido siya. Kaya ang outcome ito is more of positivity. No? Meron siyang conflict. Yung conflict na na-create niya, ito yung panahon na talagang hindi rin niya alam kung paano dahil they could, I see that they could possibly dealt with the ex. And this ex, I don't know, baka yun yung moment na nagkaroon siya ng moment of silence with you kasi they are dealing with the ex. Eh yung ex mukhang hindi na workable kasi it seems na it's just destroying them. It's giving them some anxious state or anxieties. Kaya I think this also made them stronger. They learned from that past. Kaya nung ikaw na yung dumating sa buhay niya, ayaw niya na itong maulit. Ayaw niya na magkaroon ng conflict sa'yo. Kumbaga gusto niya nang i-perfect dahil dati siguro
binuhos niya lahat dun sa taong yun, yung feelings niya, pero binaliwala lang siya. So ngayon, nung dumating ka, it's a different story. And they wanna make it up, or they want to avoid this kind of situation. No, ayan, we have Six of Pentacles, Knight of Cups, at saka Two of Swords. Yes, dumating siya sa decision making at nag-regret siya nung hindi kanya kinakausap. Kaya ngayon, I feel that this person is coming towards you with a sincere approach. No, meron na siyang Six of Pentacles, which also I feel lang na they want to give back the time and attention that they lost, yung opportunity ba. Kasi talagang nakita ko dito na nagsisi siya. No? Alam niya na importante kang tao ngayon. Ayaw niya nang balikan tong ex. Nagkaroon siya ng, I don't know, kasi feeling ko, yung iba sa inyo, parang pinush mo siya dun sa ex. Nung nalaman mong may ex pa siya, pinush mo siya. Sabi mo, doon ka na muna, ayusin mo yung ex mo. Inayos niya, pero walang nangyari dahil yung person na kanyang ex ay ubod ng sinungaling, ayaw niya doon sa sinungaling na tao. This person values honesty. Values, or they don't like sinungaling. Kaya nung ikaw na yung dumating, they see the sincerity. They felt your energy. So here they are. No, baka nga mauwi pa kayo sa kasal. Kasi this Knight of Cups is either an apology, taking another chance with you. They are proud to have you. Parang sinashow off ka pa nga niya sa mga kaibigan, o baka ipakikilala ka na sa magulang niya o friends niya. No, I see an energy of giving and receiving. Meaning to say, this time nga, magbibigay na siya, or they are willing to receive you, or willing to adjust. They are willing to give back whatever they miss. So, yun na nakuha ko. Kung ukol, bubukol, syempre. Kung hindi naman, just move on lang. Andito sina fire, earth, fire, earth, water. May swords ba? Oh, meron ding swords eh. Pero parang this is more of an emperor, someone who is stable, may edad siguro sa'yo, or ikaw yung may edad. This person is either foreigner or maybe nasa ibang bansa lang siya, kung kalahi mo to. May Leo sign din siya. This person is also someone who brightens your day. Medyo ano rin ito guys, mapalabarkada, no? I see circle of friends, kaya yun ang mga clues na nakikita ko rito. This is also a person who is good in sales or communication. Makain ang trabaho niya, magaling siya magbenta, mag-alok. Ang nakita ko rin dito, may pagka, ano rin ito, adventurous, may hiling mag-travel. May hiling siya sa pets, baka yun ang mga indikasyon. Ano pa, may fountain eh, baka yung bahay niya may fountain, may old car. So, symbolic yun, no? So, yun lang guys ang nakuha ko. Yan, nagiinom nga siya, oh, pero I think this is done. This is in the past, and they deeply regretted what they did to you. Kaya, gusto niya nang pumunta sa'yo, susugod sa'yo with the Knight of Swords, together with Judgment and Four of Cups. Ayan. Malungkot siya pag nasa ibang tao siya. Malungkot. Kaya ikaw iniisip niya. At with the Judgment, they're going to ask for another chance. May hingi ng second chance sa'yo guys. Seriously. At si Knight of Swords ay susugod. Ayaw kanya kasing mawala sa buhay niya. Takot siya. Alright? So good luck sa'yo.